Sir, bigay kita ng Sinovac 0.5. Relax, sir, relax. Sinimulan na ng Metro Manila Development Authority ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kanilang mga tauhan. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, unang tinurukan ang mga frontliner, mga senior citizen at may mga comorbidities o may mga sakit. Aabot sa 8,000 ang tauhan ng MMDA. Ayon kay Abalos, sa naturang bilang, 771 empleyado na ng MMDA ang nagpositibo sa COVID-19. Pero sa ngayon, nasa 100 na lamang ang aktibong kaso. 8 empleyado na ng MMDA ang nasawi dahil sa COVID-19. Kahapon pa ito yung aming mga doktor at saka mga magbabakuna, no, mga nurses. Sa ngayon ay halos 771 cases ang naging kaso ng COVID dito sa MMDA. Ang active case sa ngayon ay 100 at ang namamatay sa amin ay 8 na, no? Kaya humingi kami ng tulong sa DOH para mabakunahan ang aming mga frontliners, lalong-lalo na ang aming mga traffic enforcers, ang mga nasa clearing at nasa field. So kung makikita nyo, nandito sila ngayon. Pero susunod kami sa priority ng gobyerno. Ang uunahin ay ang mga senior citizens, pagkatapos ang medical frontliners, yung mga nandun. So sinusunod namin yung priority list ng A1 and 2A3. Kasama, dadalawa lang ang doktora namin, ha? Si Doktora Alzona at si Doktora Olbina. Dadalawa lang, pero meron kami mga tiga-turok dito, tiga-inoculate yung aming mga nurses at yung mga sanay sa mga disaster. So pinagkasya na lang namin ang mga manpower po namin dito, no? Sana maunawaan dahil talagang kawawa ang mga empleyado ng MMDA at nasa harap sila ng tao araw-araw. Inuna namin yung mga doktor, yung mga nurses po namin ngayon. Ba ako yung inuna nung araw, tatlo kami ni Sec Charlie, Sec Vince na part ng government bureaucracy at that time sa PGH, dahil at that time parang may issue about Sinovac. So kami unang tatlo ang inuna noon ng pamahalaan. O, okay naman ako, kompleto naman ako. Naka 2 doses na rin. Ayon kay Dr. Annabel Ombina, 80 personnel ang nabakunahan na noong Lunes, samantalang 200 personnel naman ang nabakunahan ngayong araw. 3 sa mga nabakunahan ang nakaranas ng lagnat. Mahigit 500,000 doses ng Sinovac ang nakuha ng MMDA mula sa national government. Yung takot, hindi natin maalis yun eh. From dito, medyo normal ang BP nila. Pagdating doon, merong iba na tumataas. So pag na-relax naman sila, bumababa naman, tapos ginagaw na namin yung vaccination. So far yung first batch namin na 20, isa lang yung natira na medyo mataas talaga yung dugo. Pero ngayon okay na siya. Dito pa lang sa screener namin, nag-ano na sila, nagka-counsel na. So more or less, yung feel na ano na nila dito, nakakalma na sila. So pagdating doon sa loob, dinadagdagan na lang ng mga vaccinator namin yung pag-encourage, saka pag-assure sa kanila na okay lang naman din lahat yung mangyayari. Meron kaming screening questionnaire about their health para doon pa lang alam na natin kung sino yung candidate na papasok sa loob. Pag pumasok sa loob, okay na talaga for vaccination. Napaka-importante nun kasi pag naglihim ka, later on magkaroon ng adverse reaction, hindi namin mamomonitor properly. Baka pala related dun sa, hindi naman siya related sa bakuna, baka related siya sa existing health condition niya. Kaya dapat in-encourage na sagutin ng tama at makatotohanan yung mga screening question niya. Pinapayuhan ni Dr. Ombina ang mga nabakunahan na agad na uminom ng paracetamol para maiwasan ang pagkakaroon ng lagnat. Dapat din anya na maging tapat sa pagdideklara sa kanilang mga nararanasang sakit. Kaya nga talagang ngayon ina-advise namin na after vaccination, mag-take na kagad ng paracetamol para maiwasan natin yon. Yung pangangalay ng kamay, yun lang ang usual na naramdaman talaga ng marami. Yes, continuous po monitoring. Clinic staff po minamonitor sila kung may adverse reaction, kung may reported po. From the time na bakunaan sila dito hanggang makaalis sila, hanggang makauwi ng bahay, nakamonitor po sila. They are to report any adverse reaction po. Ay, yung mga nilagnat, nung finalop naman, okay naman na sila, nung first day lang. Natuwa naman ang mga tauhan ng MMDA sa libreng bakuna. Magandang pagkakataon ito para maprotektahan sa COVID-19
hindi lamang ang kanilang sarili na nagsisilbing mga frontliner, kundi maging ang kanilang pamilya. Di kayo kinabahan, sir? Yung una, nakita ang karayom, kasi takot ako sa karayom. May naturo ko sa akin, wala na. Pero hindi ako kayo natakot sa maruna? Hindi naman. Bakit kayo takot sa karayom? Yung mga pobya kasi misi nababali eh. Kaya naramdaman ko parang bigla na umano yung kamay niya, nanginig eh. Parang nanonood ako eh. Bago kayo bakunahan sa Chinect, muna yung lagay ng kalusugan mo. Okay naman po. Normal naman o. DP, tapos yung... ano niya, okay na. Normal naman. Parang normal lang. Bahala kasi ako, ano, isipin nila, pero okay lang. Pero susunod pa rin ba kayo sa mga health protocols? Baga? Eh, siyempre, kailangan natin yun. Kasi mahirap naman tayo sa government tayo. Dito siya nyo. Parang tayo pasaway. Sir, tapos na po kayong bakunahan? Tapos na? Kumusta po kayo? Okay, okay. Panamdaman. Wala pang ngayon. Kaya pa naman. Oo. Ano pong trabaho nyo, sir, dito sa MMBA? Sa pang-presentation ako. Engineering pa. Bakit po kayo nagpabakuna? Kailangan eh. Para mapapabuhay. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Wala naman sa ngayon. Wala pong nararamdaman. Target ng MMDA na mabakunahan ang lahat ng 8,000 tauhan nito. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Nag-uusisa.